Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nilusob ng higit sa 20 miyembro ng isang kulto ang Davao Oriental Provincial Rehabilitation and Reformatory Center sa Makati City at pinakawalan ng 7 bilanggo na pinaniniwala ang miyembro ng kanilang grupo. Ayon sa ulat, bandang alas 2 ng hapon nang sumalakay ang mga miyembro ng Pinatikan Religious Group para itakas ang kanila umanong leader na kinilalang si Cornelio Galon III. Bukod kay Galon, 6 na bilanggo pa ang pinatakas ng grupo. Isa naman sa kanilang miyembro ang nasawi makaraang mabaril ng pulis na nakipagpalitan ng putok habang tumatakas. Nagsasagawa ngayon ng hot pursuit operation ng pulis at militar sa lungsod. 32 Filipino workers ang inilikas mula sa Afghanistan at dinala na sa Doha, Qatar, kasunod ng kaguluhan ngayon sa naturang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nasa 130 Pilipino ang nasa Afghanistan nang kubkubin ng Taliban Group ang syudad ng Kabul na tuluyang nagpabagsak sa umiiral na gobyerno roon. Sinisikap na rin ng pamahalaang Pilipinas na mailikas ang nalalabi pang mga Pilipino matapos itaas ng kagawaran sa Alert Level 4 ang sitwasyon sa Afghanistan. Kasunod nito ang mandatory evacuation ng mga Pilipino sa kawalan ng katiyakan sa seguridad sa naturang bansa. Nauna nang inilikas ng Amerika ang kanilang mga tauhan matapos mabawi ng Taliban forces ang Kapitolyo ng Kabul sa loob lamang ng 2 linggong pag-aaklas. Samantala, dinumog ng libo-libong tao ang Kabul Airport sa pagnanais na makalabas ng bansa. Kinailangan magpaputok ng baril ng US troops na nagmementena ng seguridad sa paliparan. Marami ang nagpunta pa sa tarmac ng airport para makasakay ng eroplano at makatakas sa Taliban takeover. Kinansela naman ang lahat ng commercial flights sa naturang bansa. Ang Delta variant ng coronavirus disease ang siyang nagahari ngayon sa mga bagong tinatamaan ng sakit. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Philippine Genome Center base sa dami ng nagkakaroon ng Delta variant. Ayon kay Dr. Cynthia Saloma, Executive Director ng PGC, nahigitan na ng Delta variant ang iba pang COVID-19 variants gaya ng Beta at Alpha. Nauna na rin sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na may Delta variant cases na sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Sa ngayon, mayroong 807 Delta variant cases ang na-detect sa Pilipinas. Samantala, hindi inirerekomenda ng Department of Health ang paggamit ng personal air purifiers para labanan ng coronavirus. Sinabi ni Health Undersecretary Vergere na wala namang ebidensya na magpapatunay na magbibigay ito ng proteksyon sa COVID-19. Iginiit ni Vergere na bagamat wala namang masama sa paggamit nito, maaaring magbigay lamang ito ng false security para sa mga taong nais na makaiwas sa virus. Sa halip, sinabi ng opisyal na ang pinakamabisa pa rin proteksyon sa COVID ay ang pagpapabakuna. Nauna nang iniutos ni Cebu Provincial Governor Gwen Garcia sa lahat ng pampublikong sasakyan sa kanyang lalawigan ang paggamit ng personal air purifiers na mariing namang inalmahan ng maraming sektor doon. Sa ating COVID update, muling nakapagtala ng higit sa 14,000 na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sa latest bulletin ng Department of Health, nasa 14,610 ang bagong kaso ng coronavirus disease ngayong araw ng Lunes, August 16. Dahil rito, lalong nadagdagan ang active cases na umaabot na ngayon sa 106,672. Nasa 1,755,846 ang kabuuang bilang sa buong bansa. Nadagdagan rin ang bilang ng mga namatay na pumapalo na ngayon sa 30,366 habang ang bilang ng gumaling ay umaabot sa 1,618,808. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosaline Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.